Ayan, ayan. Magandang araw po sa mga kayo sa mula Batanes hanggang Hulo, saan ka man dito sa mundo. Next. Next. Ganun daw ang bagong opening eh, mapagkapanood ko kay Joey De Leon. Ayan po, at sa request niyo, nagumawa lang kami ng gumawa. Eh, utu-utu naman kami. Ito na naman kami. Eh, utu-utu naman kami. And dito po ang inyong lingkod, si Puladit, also known as Boytigas. Kasama si... Kulas! Kulas! Laging may dalang pampadulas! Ayan, ang pag-uusapan po namin ngayon ay kasi parehas po kaming mahilig sa pelikulang Pilipino ni Paring Kulas, no? At mahilig din naman siya, mas mahilig din kami sa Ingles. Pero ngayon ay para espesyal ang aming top 10 Filipino films. Yan, baka hindi niyo pa Yes. napanood ang mga ito. O baka meron kayong suggestion na dapat nasa listahan namin. Aba, ipagtanggol mo yan kasi Oo. Gusto mo yan eh. Yan. Tandaan niyo po, ito po ay preference namin. Walang malinaw na batayan, no? Wala tayong malinaw na batayan. Hindi ito kung ano ang hinahanap mo sa isang pelikula o kung ano ang hinahanap mo sa isang lalaki. Pwedeng hindi rin academic yung reason, di ba? Oo, meron. Mas matingin ko kayo sa akin, hindi. Yung sa akin, hindi academic yung reason eh. Ayan, ito na po ang aming top 10 sa listahan. Ako mauna, Paring Kulas. Sige! Ang aking number 10 ay ang pelikulang Working Boys. Ah, ayan. TBJ! Alam mo ba kung bakit Herbert. Working Boys? Kasi yun yung pelikulang halos mula umpisa hanggang matapos, tawan-tawa ako. Yung walang malinaw na... Best movies pero walang malinaw na story. Hindi, kasi yung point is kung yung purpose ng pelikulang yun ay magpatawa, Santa Maria Elementary School talaga. Tawang-tawa ako sa pelikula na yun. Hanggang ngayon, kapag napapanood ko siya sa TikTok, nahihinto pa rin ako para panoodin yung mga specific scenes ng pelikula na yun. Ang galing doon ni Herbert. Of course, ang galing doon ni Tita Vic and Joey. Gusto ko doon yung ano eh, yung TV siya, yung TV si Ryan ni TV, Buaya. Ni Balot ata. Ni Buaya yun. Si Joaquin Pardo. Oo, ni Buaya. Yun yung pinaka-favorite scene ko dyan. Ikaw, anong number 10 mo? Ah, number 10 ko ay Elvis and James ni Tony Reyes. Joey De Leon and Rene Requesta. Eh, nga, para tayo nung dahilan, itong pelikula to, talaga tawa lang kami ng tawa ng mga... Ang tatandaan ko, chewing ko kasama ko. Grabe. Kasi alam mo yung mga nonsense lang talaga mga jokes nila. Parang classic eh. Tsaka hindi, pero in fairness, yung music okay din. Okay din yung music. Diba dito yung classic scene ni Rene Requestas, diba? Naligo ka na ba? Ako, noon ka. Are you asking me why? Eh ano pa nga ba? Kabisado ko yun. Ano, favorite ko yung ano niya, yung sandwich pa namang kanin. Nagaguhan lang talaga eh. Hindi ko alam kung part 1 o part 2 yung pumunta silang Baguio, nakapag-swimming siya. Number 1. Yung part 2, pangit na yun eh. Si Regine Velasquez yung kasama nila, tsaka si Tony Aracama, yung leading lady. Grabe, si Panchito andun din. Alam mo namang husay na sa pagka-comedy. Tsaka yung ano, Elvis and James, ito yung nasa peak ng comedic power si ano, Joey De Leon, tsaka si Rene Reyes. Actually, marami silang maganda eh. Starsan, definitely. Pero agree din ako, maganda talaga yung Elvis and James. Diba? Classic yung mga joke dun eh. Napatawa din talaga ako ng Tony Elvis Reyes. Tony Reyes, yan. Kaibigan ko ni Reyes. Kilala ko mga paboritong artista no, pero hindi ko sasabihin dito. Ang aking number 9 ay Amnesia Girl. Ah, si, ito, si Tony? Tony Gonzaga ba yan? Marami magtataka bakit yun. Hindi ko lang maano. Bakit? Hindi ko siya kasi makalimutan. May eksena doon na may, yung minsan pag nananaginip ko lang biglang papasok sa isip mo yung Amnesia Girl. Yung ang sakit-sakit. Yung bakit yung drama part doon ni Tony Gonzaga. Hindi ko lang siya makalimutan. Hindi ko alam bakit hindi ko makalimutan yung part na yun. Ang sakit-sakit. Parang nakalimutan siya ganun. No? Hindi ko alam kung tama bang nasa listahan ko yun. Pero kanina... Kasi wala namang ano eh. Opinion mo yan, opinion mo yan. Kanina nung iniisip ko itong top 10 naman, lagi sa ano pong iniisip ko, ano ba kasi yung mga pelikulang hindi ko makalimutan yung eksena. Tapos mawabalik sa akin yung eksena ni Tony Gonzaga doon siya sa ospital. Ang sakit-sakit, paano niya nakalimutan? Ganon.
Para sa akin, okay yung number 9 na Amnesia Girl sa ngayon. Pero parang mas Okay. dapat yata Buwakaw yung nilagay ko. Pero ayaw mo na Gabby Amnesia Girl. Garcia. Okay. Number 9 mo. Number 9 ko, General Luna. Ang reason ko, dahil sa impact nito sa movie industry natin, ito yung isa sa pinakamahabang ano eh. Tawag rito? Mahabang stay sa sinehan. Buwan ng binilang nitong pelikulang to. Normally, di ba, mga local films, 1 week, 2 weeks, di ba? Ito, buwan ng binilang na may mga nanonood pa sa sinehan. So, well, ano naman, well-made naman din talaga at marami kang matututunan at syempre, man, quotable na quotable si General Luna. Sa, mula sa Artikulo 1 Production. Artikulo 1. Yan, Artikulo 1 Production. Ilang beses natin ito napanood eh, di ba? Nagpumunta natin sa school natin eh. Doon ko ito unang napanood na nagpunta sa school natin. Ayan. Ang aking number 8, hindi ko alam kung alam mo ito, parang Joey. Maestro. Maestro ni... FPJ, ang maestro ni FPJ. Ay, ito yung ano siya, meron siyang tatlong teacher. Teacher sa espada, teacher sa baril, ganun. Tapos magaling siya dyan sa tatlo na yun. Hanggang sa ending, parang tagapagligtas siya. Yan, hindi, okay. Iniisip ko nga kasi yung mga pelikulang hindi ko makalimutan sa utak ko eh. Nung bata ako, it's either Pepeng Kaliwete o ang Maestro. Yung ang Panday naman, of course, sikat siya eh. Pero again, this is a personal preference. Maliban sa hindi pa tapos ang laban, syempre hindi ko makakalimutan yung kasama ko dun si FPJ. Ito talaga yung, parang alam mo yung gusto mong maging katulad niya, ito yung pelikula na yun kasi nag-iispada siya, nagbabaril siya lahat doon sa pelikulang ang Maestro. Parang superhero. Pero, siguro ang katapat nito na pwede kong ihambing yung ano, pelikulang, Kamagong. Kamagong ni J.C. Bonin, Lito JC Lapid. Bonin at Lito Lapid. Kasi hindi, parang nung panood ko yung pelikulang Kamagong, lumipad ka gaya ng isang ibon at bumagsak ka gaya ng isang tuyong dahon. Yun yung mga eksenang hindi ko maalis sa isip ko nung bata ako. Di ba meron din parang ganyang pelikula si ano? Ramon Zamora, yung marami siyang sandata? Oo, ang pangalan niya dyan, Chapsuy. Mas meron siyang palakol, may espada, mas nakalimutan ko lang yung alam title. Hindi, Ramon. Hindi ko na alam. Si Ramon Zamora. Hindi ko inabutan si Ramon Zamora. They call him Chapsuy. Ang iyong number 8? Number 8 ko, Rizal ni Direk Marilu Diaz Abaya na naging national artist na. Ano rin to eh? Well, importanteng pelikula rin to dahil of course, alam naman natin yung subject matter. Tsaka, guys, sa sobrang haba nito, pero hindi ako na bore. Antok, di ba? Oo, kasi minsan ganun eh. Minsan nga, isang oras pa lang, mabobore ka na eh. Pero ito, ano, sige lang. Sige lang attention ko, dire-diretso. Tsaka, of course, sige, yes, unfortunately. Pero yun nga, well-acted naman din kasi, ayun, natanggap ko naman na Rizal si Cesar Montano. Tsaka ako kasi, memorable ano, sa akin to. Ayun. Ang problema ko dyan, yan yung number one movie ko. Rizal. Walang problema. Yung number one movie ko ay Rizal. Bakit? Wala bakit? Na surprise. Kasi kapag may bigla magtatanong sa'yo, maybe from another country. Is there a movie that you could recommend for us to watch? The first movie I would say is Rizal. Panoodin mo yung Rizal. Kasi in terms of cinematography, in terms of storytelling, cohesive, diba? Tapos yung value niya sa ating society. Kasi pag napanood mo to, in a way, parang it describes na or you get a picture of what a Filipino is, di ba? Tama naman. Filipinos tama are. Number one sa niya atong yun. Number one. Number one ko yung Rizal. Number 8 mo yun. Number 7. Ito maaaring wala ito sa listahan ng maraming Pilipino. Pero naalala ko yung isang pelikula na sobrang umiyak ako habang pinapanood ko ay yung pelikulang Magnifico. Yung ano? Si Jiro Manio ba yun? Si Jiro Manio. Yung naiinis ako, naunahan ako. Kasi gusto ko rin sumikat ulit. Gusto tatambay din ako sa naiya. Doon ka sa Terminal 3. Hindi, sa totoo lang. Kidding aside, joke lang po yan. Joke lang po yan. Huwag po kayo magalit sa akin. Kasi may di ba, syempre, kapag may ano ka, hindi mo pa matagal na, ano, hindi mo pa jowa.
Hindi mo pa jowa. Pero alam mo magiging jowa mo na. Di ba? Manonood kayo ng sine. Di ba? Ako, naghahanap ako ng sine na konti yung tao. Naghahanap ako ng sine na konti yung tao. Di ba? Na doon kami Talo manonood sa KKK. Ano KKK? Kasulok-sulok ang kataas-taas ang kadilim-diliman. Hindi naman. Medyo lang. So, pumasok ako. Magnifico. Walang nanonood nito. As in, pagpasok ko nga sa loob ng sinehan, true enough, wala talagang tao. Oh. Halos wala talagang tao. So, hindi mo na kailangan mag-KKK. Doon na kami sa taas na may bandang gitna. Gusto ko sa karin yung center karin, nakikita ko yung ano eh. Eh, sabi ko sa'yo eh, nawala yung landi ko sa ano eh, sinibdib eh. Nung nanonood ako ka. Ng pelikula, nung nanonood ako ng pelikula, umiyak na ako eh. Lalo na yung ano, yung sinusukatan niya, yung lola niya, yung ano. God, and what I like about this film is the Filipino spirit eh. Diba? Kasi maraming, ito yung panahon na ang daming, ang tawag dito, poverty porn. Oo. Ito yung mga panahon na ang daming poverty porn, yung lahat puro palabas, puro kahirapan, nagpapatayan, prostitution, and all. Hindi ko sinasabing mali yung mga yon, pero ang kinagustuhan ko sa Magnifico, eh, yung it gives hope. Or parang yung character niya, eh, may hope, di ba? Or kung namatay man siya, ay, baka spoiler, sorry. Ang tagal na nung pelikula na yun. Gusto ka nanonood pa lang, ang ganda kasi nung you still look at the positive side. So nung ending, wala, hindi ko na lips to lips kasi punong-puno ng luha at saka yung uhog. Punong-puno ng uhog ko yung ano eh. Yung ano, yun talaga yung pili ko lang. Hindi ko alam, nasa moment lang din siguro, pero yan, yun talaga yung grabing iyak ko yung film na Magnifico. Your number 7? Oh, yung number 7 ko naman ay galing kay Mike De Leon. Kakaba-kaba-kaba. Oh, sina Christopher De Leon, Jay Ilagan, Charo Santos. Si, bakit? Ano to eh, mahilig kasi ako sa satire. So itong pelikula lang to, of course, maraming sinasabi tungkol sa imperialism, of course, ano, mga katiwalian ng gobyerno, pero hindi lang, mabigat. Sa mga ano, ang imperialism po ay yung mga nagnanais na maging number one na bansa. Diba? Yung Amerika, gusto nilang maging number one. Yung China, gusto nila tayong maging number one. Tayo, gusto natin maging best friend ang number one. Iba ang Pilipinas. Tsaka ano, memorable sa akin yung ano, yung song number doon, yung bigyan mo po kami ng tinapay na kinanta ni Nanette Inventor. Talagang napaka-catchy nung kantang yun, yung bigyan mo po kami ng tinapay. Yun, talagang hindi ko makakalimutan yun. Tsaka genuinely ano, nakakatawa naman talaga yung pelikula at magagaling ng mga aktor yung mga yun. Sa Christopher De Leon yun eh. Diba? Panahon nila yun. Yun ang aking number 7. Kakaba. Eto na, ang aking number 6. Sigurado, nasa listahan mo rin to. Ang hindi nasama sa Spider-Verse. Scorpionite. Ay! Ah! Pege Galyaga! Pege Galyaga, Scorpionite. Alam niyo po kung bakit ko gusto itong pelikula to is yung pragmatic eh. Masyadong talagang totoong-totoo yung pagkakapresenta ng pelikula. Parang ramdam na ramdam mo yung atmosphere, yung color grading. Yung amoy talaga. Nila. Oo, parang yun nga eh, yung pelikula na aamoy mo. Oh. Naaamoy mo yung pelikula na nakikita mo, nararamdaman mo. Which, napanood ko din yung bagong Scorpionites eh, yung Scorpionites 3 eh. 3. Ang linis masyado, mukhang mababango yung tao. Yung grime, yung kadiri ng Scorpionites 1. Yung pag nagsisex sila, may papawis-pawis po talaga eh. Talagang, ang ano eh, yun yung pelikulan talaga nararamdaman mo kung ano yung lumalabas dun sa screen. Oh. Alam mo yun? Yung nung nabarnig mo na yung barrel, nararamdaman mo kung ano yung feeling ng mga nandun sa loob ng pelikula. Kaya para sa akin, para alam mo ano yun, alam mo pelikula yun, pero pag naandun ka, para siyang ano eh, nakapaloob ka talaga dun sa pinapanood mo eh. Kaya isa sa mga the best movies talaga yan, Scorpionite. Ayan, number 4 ko yung Scorpionite. Ayan, so nauna na. Gustong-gusto ko yung pagkakasulat ng ano, dialogue nito. Talagang tanda ko yung mga hirit nila.
Tsaka yung mga peripheral characters, yun yung mga gusto ko eh. Aside from the triangle ni Daniel Fernando, ni Orestes, tsaka ni Ana Marie. Yung mga ano lang, yung mga tao sa gilid. Yun yung mga gusto ko Nakaka-inlove sila talaga. eh, di ba? Lalo yung Di ba? mag-asawa. Yung Mag-asawang mag-asawang, bading. oo, ano yun eh. Alam, ganda-ganda ako nun, napanood ko nun, kasi pinresenta doon yung bading sa isang hindi nakakatawang pamamaraan. Oh. Kasi usually kapag may bading, Tender. comic relief eh, di ba? Pang comic relief. Pero doon, may in love ka sa ano nila, sa relationship nila. Parang totoo-totoo. Yung parang hindi, walang nagbabayad sa isa't isa. Para, yun Oh. lang yung nakikita mo yung nag... Ewan ko, ang galing Yung talaga eh. nagbibigay ng 150. 150. Baka 50 lang Oh, na. tsaka Baka... ano ha, remake sa Korea to. May ano, Oh? may remake sa Korea oh. As in, Anong title niya sa Korea? Ano, nakalimutan ko lang. Pero may kopya ako dito. Talaga? Oo, oh, Eh, nirinig mahirap ba siya. sa Korea? Hindi, Sa South medyo Korea ano to, eh. siyempre, di ba? Sa South North Korea. Korea, na North Korea, bawal doon. Pero medyo polished yung dating eh. Yung ano, dun sa Actually, Korean maraming version. ganyan. Maraming gumaya sa... Meron din pelikula eh, kay John Red, title Boso naman yata yun, kung hindi ko Ay, naalala. oh, yung si Epi Kison, Oo, yung pero andun. parang Oh. ganoon din. Pero iba talaga yung ano eh. Wala Ewan na ko, ako na it yun. has something to do with the location din. Ang Yung perfect ng production design, location. Ang no. galing talaga niya yung... Yung Ewan. communal bathroom nila, yung isang Oo. tinira si Amanda Amores doon sa ano ni Daniel Oo. Fernando. Eh, di ba, talagang... Kailan, kabusado mo pa. Hindi ko na kilala si Amanda Amores. Hindi ko na Oo, kilala. eh, dating ano yun, eh, pene actress yun eh, si Amanda Amores. At Siya yung may ayun gusto din. kay Daniel Kaya Fernando nga, doon sa ayun pelikula. yung tamo yung mga lines nila doon, di ba? Yung Kasi yung bida dito sa Scorpio Nights 3, masyadong malinis yung mga ano, hindi realistic yung ano eh. Anyway, pero ano Wala, talaga. remake talaga. Okay. Okay. So Number number 6 mo. 6 ko, yun nga, Scorpio Nights. Ah. Ano na tayo? 6 ko. So 6 ko na. Oo. Sex Ang for 6 sex, ko, ah. the greatest youth film sa Ay! kasaysayan ng Pilipinas. The greatest, Bagets. kala ko the greatest youth film. Youth. Bagets. Youth. Bagets. Youth. Oo Yan. naman. Ay, Diyos ko. Pag Alam mo, sinabi mong youth film, bagets talaga. dapat nasa listahan ko rin yan. Hindi ko lang yan naisip kanina. Ano to eh? Yung pagkakasulat nila, tsaka yung pagkaka-create sa mga character. Equal eh, Well-rounded. no? Equal? Ang Walang galing. sapaw. Walang Equal? At sapaw. saka ano, talagang... Ang ganda eh. Alam mo yung No, kada yung mga eksena problema hanggang ngayon, nila. kada eksena, naaalala ko yung ano. Tsaka ang pogi ni Agad dito. Ay, Diyos ko naman. Yung mas maganda Ang pa siya sa mga gawa! leading lady niya. Tsaka doon yung ano, yung idol ko dati, si JC Bonin. Yan, gusto gusto si JC Bonin dati. Si Oh. ano yun, kaya nga, si Kamagong, di ba? Oh. Tapos yung nag-skateboard pa siya na nakaano yung... Ang maganda din talaga sa Bagets, it captured the time eh. Yung Oh. kultura nung panahon na yun. 80s. Yung 80s, kung saan sila kumakain, mga padding. yung shoulder ng mga babae may ano padding. Oh, may mga padding, di ba? Yun, na-capture niya. And of course, yung story ng ano nga, transition from being a boy to a man. Di ba? Yun naman Oh, talaga yung kwento ng saktong Bagets eh. sakto. Tender, napaka ano. Tsaka mga, marami kang lesson na matututunan. Gustong-gusto ko dun si Herbert. Herbert ba? Gustong-gusto ko yung... Si ano, Jobel. Jobel yung partner niya, Jubel, di ba? Jubel Salvador. Jobel, Gusto, Jobel gusto ko Salvador. yung dun sa tatay niya, yung confrontation niya. Kasi tunay niyang tatay yun eh. Tatay Oh. talaga ni Herbert Bautista yung gumanap Si dun sa... ano? Nakalimutan ko na tuloy yung pangalan. Ayun eh. Tatay ni Yung Herbert ano? talaga yung gumanap eh. So, yung confrontation niya, Tay, bakit hindi ko binibigyan ng pera? Parang gano'n yung ano na yun. Oh. Ang ganda nung mga family issues na nilagay dun sa Bagets eh. Of course, directed by Mario J. O'Hara. De Los Reyes. Ay, Mario J. O'Hara. Mario J. De Los Reyes. Mario J. De Los Reyes. Alright, yung number Ayun, 4 next. ko is Five. General Luna. 5. Yung number 5 ko ay ito yata ang Leroy Salvador ang director nito. Dito ko nakita kung gaano kagaling si Nora Honor. Hindi po siya himala. Ang title po Atsay? ng pelikula ay Tinik sa Dibdib. Ah, Tinik sa Dibdib. Oh. Tinik sa Dibdib. Oh my God!
Alam nyo dito, si Nora Onon ang umaarte yung mata niya. Oh, Yung mata naman talaga. part na talagang parang hirap na siya. Andito lahat sa mata niya yung ano sabi ko, Lahat ng emosyon. hanip tong pelikula na to. Talagang yung kuwang-kuwa ko ni Nora Honor. Kuwang, anako, nakalimutan ko pa alias Baby China dito sa listahan natin. Ano? Burlesque queen wala ba? Ah! Yung alias Baby China, yung galing ng salitang wala sa akin teritoryo. Kung saan ako nakatayo, yun ang teritoryo ko. Pero just the same, hindi ko na ilagay eh. Sa akin, ang galing ni Nora Honor dito sa pelikula Tinig sa Dibdib at saka ni Eddie Garcia. Eddie Garcia, talagang ang sama-sama niyang tatay dito. Ang sama-sama niyang tatay dito. Tapos gusto ko pa yung twist. Yung twist ng tungkol kay Philip Salvador. Yan. Gustong-gusto ko yung twist tungkol kay Philip Salvador. O ikaw, ano yung number five ay? Number five ko, Oro Plata Mata. Ito yung Peke. masasabi natin, Peke Galiaga. Isa sa mga true epics ng ano, ang Philippine binibenta dito cinema. ay si Sherry Hill, 'di ba? The late Yan. great Sherry Hill. Oh, yung istorya ng ano, nung pamilya na naapektuhan ng gera, makita mo yung class divide, 'di ba? Yung opportunities na meron yung mga mayayaman, kawalan ng oportunidad sa mga mahihirap, yung ano nga, nagkaroon ng parang precursor to ng ano eh, Triangle of Sadness, tungkol sa kung paano yung mga nasa taas eh medyo tinatrato ng hindi gaano kaganda yung mga nasa baba. Oh. Tapos yung ano, Diyos ko, napakaganda ni Sandy Andolong dito. Yung batang Sandy Andolong, parang wow! Parang, nako, talagang may in love ka naman talaga kay Sandy Andolong. Tsaka hindi ko makakalimutan yung ano, time na, yung eksena ng ano, hinahawakan ni Cheryl yung titi ni ano, Ronnie Lazaro. Erase it. Tama, pwede na yun. Ano naman, matured content naman totoo tayo sa... Totoo naman po eh. Nasa pelikula naman po talaga. Eh, kasi ano eh, kaya ako na, hindi makalimutan, hindi ko ina-expect. Pero po. Tsaka Cherry Hill, well, alam naman natin professional si Cherry Hill. So, kumbaga, wala naman sa kanya yun dahil talagang yun ay tawag lamang ng eksena, tawag ng ano, sining. Yan. So yun po, Oro Plata Mata ni Peke Galiaga. Dati, dapat may gagawin akong pelikula. Ano? Doon ko nalaman na hindi talaga ako artista eh. I mean, Bakit? Hindi ako ganun kasi. Kasi kailangan kong ano, humalik ng lalaki. Hindi ko kaya. Hindi mo kinaya. Hindi ko kaya. Sino dapat halikan mo? Hindi ko pa alam, pero nabasa ko yung ano eh. Script. Script. Sabi ko, ang ganda nitong karakter na to. Pinsan siya nung bida. Pinsan okay. siya nung bida. Tapos ang ganda ng karakter, comic relief. Eh ako na yun eh, ganyan yun. Tapos habang sa gitna nung binabasa ko, nung ano, umakyat siya sa elevator kasama nung parang elevator attendant at bigla niyang ni lips to lips, nilantakan ang Nilantakan. Nilamutak ba yung ano, labi? Wala, hindi ko Nilabukos. No. May kanya-kanya talaga tayong ano, hangganan limit. Man. Number three is a given. I think halos sa lahat ng mga gagawa ng kanilang top 10 ay naandito sa listahan to. 3 na ba o 4 pa? Ay, 4 ko pala. Sorry. Oh. Ang 4 ko pala ay General Luna. Ito yung number 4 mo ay? Number 4 ko ay ano, Scorpio Knights. Oh, nabanggit na naman natin na kanina. Natin. Ayan, number 3. 3. Ito na. Sa Baryo Kukang. Himala. Pinaprepare ko pa, nilaglag na naman kagad. Magmonolog pa ako eh. Oh, sige. Kaya erase. Yaman na. Matapos ang mga nakailangan. Hindi kapasado ko dati yun eh, yung monolog ni Elsa. Huwag na nakalimutan ko na, natawa na ako eh. Ricky Lee. Of course, by the great national artist. National artist. National artist, Ricky Lee. Hindi mo na matatawaran yun. And of course, national artist din na... Nora Honor. Na Nora Honor. And the director. Bernal, di ba? Mm-hmm. National artist. National artist. Diyos ko. So, para sa akin, yung Himala ay... May medyo malapit ang dahilan natin dun sa Scorpio Knights. Yung setting, yung background, the actors itself. Kasi may mga pelikula, alam mo yung bigla na lang
Buisit na buisit ako doon eh. May pelikula dahil contract star yung artista, biglang hindi marunong magtagalog yung artista doon sa dapat nagtatagalog naman na character. Ito yung mga characters dito, yung mga itsura, Swap. perfect. Swap. Di ba? At again, ako ang dami natin, sobrang mahal talaga natin si Nora Honor, no? Si Nora Honor talaga yung ano eh, ang liit na babae pero kayang-kaya niyang dalhin yung eksena eh. Siya Oo, si buhat na Himala buhat. eh. Siya talaga yung walang Himala. So para sa akin, number three ay Himala. Okay. Ang yung number three? Ang aking number three, ito yung height ng pito-pito movies. Pero in-elevate niya yung pito-pito. Tuhog ni Jeffrey Jaturian. Ito yung tungkol sa isang babae na ginampanan ni ano, Ina Raymundo, na rape siya nung kanyang tatay na lolo niya. So incest. Ayun, tapos ginawan siya ng pelikula at pero inexploit lang pala yung istorya niya nung mga direct nung director tsaka nung ano nung scriptwriter. So kaya ako gusto to. Well, napakaganda niyang materyales sa pagtuturo ng pelikula. Kasi nakita mo yung pelikula na to, o kitang-kita mo ngayon yung differences at gamit ng bawat elemento ng pelikula. Teka, medyo unstable lata ang internet ko. Choppy ba ako? Nawala ka for mga 2 seconds. Ayun. So, na makikita mo talaga yung gamit ng bawat elemento ng pelikula. At kung film professor ka, magandang example to. Kasi sasabihin mo na, ano, oh, ito yung sa eksena to, makita mo yung gamit ng production design, ito yung gamit ng lighting, ito yung color grading, ito yung acting. Ayun, talagang mahusay. Tsaka matalino tong pelikula lang to. May, akala ko nga, ano to eh, napanood ko to sa Diliman, sa Film Center. Ano lang, na-curious lang ako kasi inisip ko mga kamanyak ang pelikula lang to. Feeling Pero ko yung kaya hindi ko ito maalala, pinas-forward ko lang ito ng pinas-forward dati nung pinapanood. It turned out na yun pala yung ano, parang premiere ng Tuhog na ginanap sa Film Center at natong na nanood ako. Tapos maganda naman upuan ko at pinalis ako ng, sa upuan ko ni Joel Lamangan para makatabi niya si Mother Lily. yun ang hindi ko makakalimutan. Pinalis ako eh. Ayun. Pero ayun, napakatalino ng pelikula lang to. So, nakita dito yung talent niya, no? Ni Jeffrey G. Turian. At ayun nga, nagkaroon siya ng maraming projects. Ayan. So, yun, Tuhog, ang aking number three. Ako, may nakalimutan ako. No? Pero number two. Number two, kasi dito tiningnan ko yung anong pelikula ba? Yung parang ang ano, nakapagbabago talaga ng damdamin. No? Of course, andiyan yung mga Sister Stella L. Pero para sa akin, yung pelikula na talaga, kasi ano lang eh, hindi siya sobrang diretso. Ang pelikula ngayon para sa akin ay moral. Ang daming tinuturo ng pelikulang moral. Like yung sa pagiging aktivista, di ba? Yun, yun doon talaga, yun yung movie na sabi ni Lorna Tolentino, nakalimutan ko yung babae, na isang kausap niya, bakit ka pa namumundok? Itaga-UP ka, sabi niya. Sabi naman nung ang reply naman ng sagot, kaya nga ako namumundok kasi taga-UP ako eh. Ah, ganoon magmulan naman pa. Oh my god, ang ganda ng pelikula. Of course, excluding the fact na ang ganda talaga ni Sandy Andulong, Lorna Tolentino, Diyos ko naman. Gina Alahar, oh classic my god, Ana Marin, 'di ba? Ana Marin 'yun. Ana Marin. Grabe. Classic yung mga mukha ng mga babae. Yan. Yun. Number two, moral. Of course, Marilu din to, di ba? Marilu Diaz sa bayan. Na sinulat din ni National Artist Ricky Lee. Okay. Number two. Yung number two ko din, nabanggit na natin kanina, Himala. Himala. Okay, so bago tayo mag-number one, meron ka bang honorable mention? Yung number one ko, na ano ko na. So ikaw na lang importante yung number one. Ano okay, to? So, may nakakalimutan ako eh. Yung kay Baron Geisler. Na Jay? Independent, Jay, yon isa yon Jay. Yan, honorable mention ko yan, tsaka yung Buakaw
ni Eddie Garcia. Ang yung bao kasi, ang simple-simple, yung story niya, parang nangyari lang siya sa isang lugar, pero yung execution at saka kung paano niya kinukwento yung story, gusto ko yon. Pero Jay, ang ganda din na ano nun, ang ganda ng independent film nun. Yeah. O sa akin, yung honorable mention ko, yung Aguila. National artist din yung director nito, si Eddie Romero. Eddie Romero, FPJ ang bida. Oo, ano to FPJ. Pwede mo nga sabihin na ito eh pelikula tungkol sa Pilipinas kasi oo, ano yun to talaga eh. Yung talaga yung ano nila, diba? Yung talaga yung goal yung nila sa pelikula simbolismo. ng yan. Oo. Tungkol sa mahabang kasaysayan ng isang pamilyang Pilipino na pamilya Aguila, tapos yung patriarch si FPJ. Hindi ko makakalimutan to, yung pelikula to. Bata pa lang ako nung napanood ko, pero ano, ang bigat ng pelikula. Ang daming sinasabi tungkol sa pagka-Pilipino. Ayan. Yun, ako naman, nung honorable bata mention ako, ko. ang hindi ko makakalimutan yung ano, talagang Boatman. Boatman. Alin yung huling eksena? Hindi. Yung kinapon. Yung nagtuturo sila, ito yung Oh. helicopter. Oy, ano pa, sikat na writer pa yung ano dun ha? Yung parang pornographer doon, si Salanga. Salanga nga ba? Basta yun ang hindi Cool. ko makakalimutan. Boatman. Ayun. O, yung number one ko. Eto na po, kasi yung number one ko, Rizal, eh, nasabi na. At ang number one ni Joey Ogatis ay... Batch 81 ni Mike De Leon. Ito yung tungkol sa fraternity na pinagbibidahan ni Mark Hill. Kasi napakalalo ng pelikula at ano. Napakatalinong hiret against martial law na yung eksena na ano kinoryente tapos hindi makasagot yung ano yung eksena ano kasi kailangan meron kang sagutin ng mga tanong kundi kukuryentihin ka yun so meron isang tanong na napakatalino na kung titingnan mo kung papakinggan mo eh isang hiret against the government at that time ayun tsaka ano to eh ang galing ng pagkakaarte ng mga tao. Kahit sabihin natin mukhang matatanda na tumato, mga hindi tayo ito mukhang para college maging student. Para magmukhang college student, eh, eventually, you'll suspend your disbelief. At madadala ka na sa mga eksena at sa lalim ng sinasabi ng pelikulang to tungkol sa pasismo, tungkol sa pag-aabuso ng kapangyarihan, tungkol sa kung paano tayo namamanipula sa lipunan, okay, kung paano ginagamit ang ating mga utak para tayo ay lokohin, para tayo ay gamitin ng mga taong nasa kapangyarihan. Tsaka ang dami mga simbolismo rito, yung kapag hinimay mo, maraming parang hidden messages eh. Ayun nga, plano kong gawa ng mas comprehensive na ano yun, na analysis yung pelikula yun. Separate video yun. Ayun. So yun ang aking number one, Batch 81 ni Mike De Leon. Yeah. Sid Ilalagay ko Lucero. Sana yung number one ko talaga. Pinalitan ko eh. Yung number one ko dapat, The Eddie Hill Story. Kaya lang parang mas maganda yung yung ano, Rizal. Yung pilukang itim. O yung ano, yung katips ni Vince Tanya. No? Hindi ko pa napanood yun. Hindi ko pa yun napanood. Hindi ko pa yun napanood. Walang pelikula na. Hindi ko pa yun napanood. So hindi ako makapag-comment. Hindi ko tuloy malaman kung bakit binigyan ng award yung lintik na pelikula lang yun eh. Hindi ko pa rin yun napanood. Hindi ko pa yun napanood. Ayun. Wala pa ako napanood sa mga bagong pelikula. Special ayun mention po. Din yung ano, Temptation Island. Oo, for comedy. Yeah, actually, marami pa ako nakakalimutan eh. Ako, dapat kanina, inalis ko lang eh. Kasi feeling ko masyadong, ano, John and Marcia 91. Kasi nag-iisip ako ng pelikula ko na pwedeng isama. Ang gustong-gusto ko kasi doon, yung si Dolphy, yung ginagawa niya kahit ano para lang makita yung apo niya, kay Marisol Soriano. Sobrang nakakaya ako para sa akin sa part niya. Kala feeling ko lang, gusto mo lang yun kasi andun kasama ka dun eh. Di ba? Ayan po, ayan na po ang aming top 10 na Pinoy movies. At comment yung mga kayo. Choices nyo. Oo, mag-comment yung choices nyo. Tsaka mag-request kayo ng next topic na gusto nyong pag-usapan namin. Next topic na gusto nyong pag-usapan namin maliban sa Itbulaga. Kasi sa July 1, gagawa na po kami ng another reaction video tungkol sa bagong mas Itbulaga. Bagong lumang Itbulaga. Mas, the original. Mas the legit. The legit. Itbulaga. O yan po. Not pirated. Not taped. Yan. So mga hindi pa po nagpa-follow sa aking Facebook page, paki-follow na lang po. Dito rin sa YouTube, paki-follow. At si Kulas? Tambay Reviews. Ayan. J.
Diyan na po nagtatapos ang banat namin, kaya kami naman ang banatan nyo. Paalam! Maraming salamat! Mabalos!